Hi guys! At maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. At syempre, anong oras ba today? Tuesday, mga around 9 a.m. So medyo maaga pa akong nagising ngayon dahil medyo kagabi nga ay maaga din naman ako natulog para mga 9 p.m. eh nakatulog na ako. So medyo early as nag-deadline and all that. Kaya lang ngayon sa pagbabrowse ko na naman sa social media, syempre nakikita mo talaga yung trend kung paano gumagawa ng storya. Like today, parang Darna versus Darna ang drama. Parang pinag-aaway, pinaglalaban sila, of course, Angel Luxin and Jane De Leon. Kasi diba parang, diba, yun nga, nagsalita si Angel sa rally sa Noise Barrage na yung mga kapamilya stars na walang ginawa, magpa-cute na lang kayo sa Instagram, ganun-ganun. Yung hindi man lang daw nagpaparamdam ng support, blah, 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 etc. sa mga empleyado ng ABS-CBN. But anyway, eto nga po, nag-post si, ano, si Jane De Leon sa kanyang Instagram. At parang ano ah, parang medyo sagot yun doon sa sinabi ni Angel Luxin. Yan ang ano, kung i-analyze mo at base na rin sa kung pinagtatahi-tahi mo yung mga storya nila, parang ganun nga lumalabas. But anyway, basahin ko muna ang pinost ni Jane De Leon. I just want to express myself. We all know how hard life is with so many things happening globally and here in our country, especially now that we are going through unique difficulties. Each of us has a different approach on how to resolve and overcome these challenges. Masakit para sa akin ang nangyari sa ABS-CBN dahil pangalawang tahanan ko na rin po ito na siyang nagbigay sa akin ng mga opportunities to gradually reach my goals in life na unti-unting nagpabago sa buhay ko at ng aking pamilya. And I will forever be thankful sa ABS-CBN and its management. My support to the current crisis that the network is facing right now is not just measured by going out in the streets in this time of pandemic. Ayun na. Alam kong para sa nakararami sa atin, masakit ang closure ng ABS-CBN. Nakikiisa at nakikisimpatsa rin po ako sa mga kapwa ko pamilya na nawalan ng kabuhayan. However, let us not forget that in the bigger picture, we are all still at risk because we all have an invisible enemy to deal with. Our health and that of our loved ones are at stake. As the COVID infection rate in our country continues to rise, hospitals and facilities are nearing, if not reach, full capacity. Let's not forget that our frontliners continue to face life and death situation as they are being challenged in saving more lives. Dadagdag pa ba tayo sa lumulobong bilang at patuloy na pagtaas ng COVID cases sa ating bansa? Masama po bang maging positibo lang sa ating pananaw sa kabila ng kahirapan at paghihinagpis? I don't believe that it's fair to stop doing things you ought to be doing every day just because of the negative situations around us. Even if the world stops, we still have to keep moving forward. We can show our support in many ways. Let us not be judgmental and imposing on what others should do according to personal standards and beliefs. Huwag po sanang mangibabaw ang galit sa ating puso. Bagkus ay pairali natin ng respeto sa isa't isa. At let's continue to do better to improve ourselves and continue helping those in need. Everyone is capable of this. Even a little goes a long way. Tuloy po ang buhay at tuloy din po ang suporta natin sa pinagdadaanan ng ating network at mga kapamilya at mga kapwa natin kapamilya. Prayers are always the strongest and most powerful weapon in this time of crisis. Let us keep the faith. God bless po sa ating lahat. This is Jane De Leon, your kapamilya. Ayan ang statement ni Jane De Leon. Tapos after that, pag yun nga, syempre, na-check na naman ang Instagram story ni Angel Luxin. Aside from doon yung story niya na may mga bumibili-bili ng ano, mga Instagram account ngayon, na hindi nila alam kung saan gagamitin, o baka gagamitin ng mga sindikato nga or ng mga basta kung saan man gagamitin, pero binibili yung mga fan pages sa. Ayun, nag-post siya ng ganito. Ito. No one asks you to go to a rally. Obviously, you don't need to go out to use your voice for the voiceless. But making up an excuse to save face at the expense of those who are fighting for
their lives is purely disgusting. Ayun na, di ba? Kung titignan mo, parang nagsasagutan na yung dalawa. Yung panawagan ni Angel noon sa rally, sa noise barrage, sa mga kapwa-kapamilya star niya na nagpapakit na, pakita lang sa Instagram, lumabas kayo, yon. Tapos yun naman ang version naman, naglabas din ang version si Jane De Leon. At may, yun naman ang panibagong sagot ni Angel. At syempre, obvious naman, huwag na tayo magsyunga-syungahan. Pero alam naman natin na pagtitignan mo, kasi tignan mo ha, ang point siguro ni Angel, sila Catherine Bernardo nga, di ba? Sila Maymay, sila Liza Soberano nga. Lumalabas, nakikisama, nagpapakita ng suporta. Bakit siya hindi? Siguro ha, although hindi naman yung direktang sinasabi. Pero yun ang feeling lang siguro. Pwede naman sigurong gawin. Hmm. At tignan nyo sa Twitter ngayon, kumbaga, naglalaban na, nag-aaway na yung mga kakampi ni Angel, tsaka mga kumakampi kay Jane De Leon. So, sagutan na silang dalawa, magkabilang kampo doon. So, sana ako, feeling ko, well, alam mo, siguro dahil wala nga tayong ginagawa sa bahay, maraming tao na, kumbaga, nabuburyong na kung ano-ano nang naiisip. Kaya siguro ganyan na, no? Na parang mainit ang ulo ng maraming tao. But anyway, pag binasa mo tong yung mga message, sabi ni Paul, it's Jape. Dear ABS-CBN, if you'll be back, please rethink if you are really let Jane De Leon fly as Darna. So parang sinasabi rito, bawiin yung Darna kay Jane De Leon. Na hindi nga raw bagay kay Jane yon dahil parang yun nga, kulang daw sa paninindigan. Yung parang ganun eh. Unlike ka naman kinocompare sa isang sa gumanap na Darna na si Angel nga na punong-puno naman ng compassion, punong-puno ng energy para ipaglaban ang mga kapamilya empleyado. Sabi naman ni Jam, Jane De Leon might be the upcoming Darna, but she wouldn't embody it in real life as Angel Locsin does. What Jane embodies was toxic positivity. Diba ang tataray ng mga messages para sa kanila, no? Sabi naman ni Pawi, Dear Jane De Leon, how dare you? You really are as shallow as your career. Prayers alone won't overcome this ordeal crisis, and it certainly won't help your displaced co-workers. You know what will? Concrete actions. Tinamaan ka ba kay Angel? Magpakaburigis ka na lang sa Instagram. Ito, sabi ni Sivonex, alam mo Jane De Leon, hindi mo deserve ang bato. Mabubulunan ka. You could have just voiced out your support. You didn't have to discredit the work and sincerity of those who protest. Kairita ka. Oo nga naman, parang sinasabi kasi ni Jane doon na hindi nyo kailangan mag-rally dahil sa COVID. Although may point din naman na parang mag-ingat naman tayo sa... Kasi nga, lalo ngayon, pataas ang apektado ng COVID, alam nyo ba, sabi ng by end of August, sabi ng UP team, University of the Philippines, yung nagsikandak ng parang survey and all that, yung parang din, nag-analyze ng sitwasyon, 130,000 COVID-19 cases by August. Parang yun daw ang mangyayari. So nakakatakot, di ba talagang... Parami ng parami. So baka naman may point nga yun si Jane na mag-ingat sa bahay, magdasal, or gamitin ang platform, gamitin ang social media para maglabas. Yun din naman sinabi ni Angel, you don't have to. Hindi ka naman kailangan magpunta sa rally. Kaya lang, yun ang paraan naman ni the Angel na pag-support eh. Kumbaga, halimbawa, ito lang kasi yung situation. Yung mga empleyado kasi, di ba, since hanggang August 31 pa sila mag-work sa ABS-CBN. So, nandun sila. Every night, nag-noise barrage sila. Lumalabas sila para doon. Eh, alam nga namang, kung ikaw si Angel na gusto mong sumuporta, alam nga namang, pauwiin mo yung mga yun at sabihin na, na mali ang pag-voice, ang pag-noise barrage na sa social media. So, hindi kasi. Kanya, again and again, dahil ko sinasabi, kanya-kanya yan eh. Kung paano mo gustong i-express ang sarili mo. Nagkataong magkaiba sila talaga ng pananaw. But anyway, syempre, of course, nandiyan ang mga supporter ni Jane De Leon. Or yung masasabi natin, baka nagalit din kay Angel, kaya wala silang choice kundi mag-support kay Jane. Sabi nito ni Supremo VP, LOL, now they're attacking Jane De Leon for not being vocal about the issue and for saying that prayer is the best weapon to use. I never been amazed by Twitter peeps talaga. If someone says something that doesn't fit their narrative, ibabas nila. Freedom of expression.
Sabi ni Twice Blackpink, if you stay silent, you get bashed. If you speak up, you get bashed. How toxic, right? Ba't ang daming galit sa sinabi ni Jane De Leon? Wala naman masama sa sinabi niya, ah. And ba't ang daming nagko-compare sa kanya kay Angel Locsin? Just because she is the next Darna? Well, at least nasagot mo na yon. Kumbaga, malaki kasi ang dahil sa standard na pinakita ni Angel na Darna, lalo ngayon, the real life Darna ang tawag nila, ang taas-taas tuloy nung inaasahan ng mga tao sa susunod na Darna. Pero yun nga, no, inabutan na ng kamalasan yung Darna. Nagsimula pa yan kay Angel, napunta kay Liza, tapos ngayon napunta kay Jane, nagkaroon ng COVID, nasimula na sana ang shooting. Pero Diyos ko, na talagang parang ayaw nang ipalabas yung pelikula na yan. Hindi ko maintindihan. Naabutan na ng kung ano-anong sitwasyon. Sabi ni Infires Guksi, why are you all bashing on Jane De Leon just because she said that prayers are the strongest weapon? Where's the lie? God will take care of us and He will make us stronger by trusting and praying. So stop bashing on her just because she's trusting on God. Well, after tingin ko hindi naman yon ang pinupunto nila doon. Hindi yung tungkol doon, kundi meron silang in-expect na dapat manggaling kay Jane De Leon. Sabi nga doon, malaki ang nagagawa ng prayer. Pero syempre, kailangan din daw, lagyan mo ng action, kumilos ka rin daw. Hindi pwedeng, puro dasal lang. Ako, ganun pa rin wala ako. Bako, ipagdadasal mo yung tao. Pero matuto ka rin dapat na tumul, magpakita ng suporta. Yun nga, siguro ang support na nga yun eh, yung ganun ang gusto ni Jane eh. Sabi ni Kapamilya Forever, Chef Trisha, the difference between the old and new Darna, Angel Locsin wasn't afraid to speak up. She's always ready to help everyone. Jane De Leon, her only weapon is prayer. I'm not underestimating the power of prayer, pero sabi nga nila, sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun nga yung sinabi ko. But anyway, tas may mga comment pa dito na oo nga, ayaw magpunta sa rally, puro pagpapaganda lang daw sa bahay ang ginagawa ni Jane De Leon. Pero nakita nyo naman, di pa man na ilo-launch si Jane De Leon, pero laki na ng impact niya sa mga tao, di ba? Just because nasa kanya yung title na Darna ngayon. Pero alam mo yung ako naniniwala ako, ang mahihirapan pumasok si Jane De Leon as Darna, unang-una sa situation, ang dami nang humaharang. Pangalawa, habang nandyan si Angel Locsin talaga eh. Iko-compare siguro, posibleng kumita yung pelikula, if ever, na pwede nang magkaroon ng magpalabas ng sa sinehan. Pero siguro dahil gusto lang panoorin at i-compare si Jane De Leon kay Angel. Kaya sana, I'm not forcing Jane De Leon na magpaka-Angel Locsin kasi syempre magkaiba nga sila ng personalidad. Pero sana, gumawa siya ng sarili niyang diskarte na at least magmamarka din sa pananaw, sa pakiramdam ng mga tao or ng mga fans. Nakita ko siya dati noon, gumawa rin naman siya ng mga nagbibigay din naman siya ng mga relief goods, di ba? So yun siguro, isa sa mga pwede niyang gawin kung hindi man talaga niya kaya makipag-rally, well, nasa kanya yon. Pero again, hindi talaga maiwasan na i-compare siya kay Angel or kahit kay Liza na or kahit kay Katrina na andon, di ba? So, tingnan natin kung hanggang saan aabot ito kasi si Angel Locsin kasi ina-acknowledge niya yung lahat ng mga nagpo-post ng support kay sa Kapamilya Network. Katulad si Nadine Lustre, di ba? Nagpasalamat siya, nag-IG story siya. Pero yung kay Jane, hindi ko nakita na like, hindi niyo ko nakita na in-IG story niya at nagpasalamat siya. At parang yun nga yung sagot doon. Ito, hindi ko sila iniintriga. Pero alam niyo naman, gusto ko kong ibigay sa inyo yung ano, kung ano ang dapat pag-usapan. Kasi diba, o trends for you, Jane De Leon, ay sana nakikita. Hindi nakikita. Ayan. Ayaw, masyado malinaw. Basta yan, number one. Trending siya ngayon. Ayan, oh. Ako okay na nga yan, pakita ko na lang mamaya. Kaya yun siguro, so yun lang na muna for now ha. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Siyempre, please mag-subscribe po kayo. Nakikita ko naman, pero parang 90% pa rin ang kulang sa nagsusubscribe ha. Dahil lahat sila nanonood, makikita mo naman yung record, parang 10%, pero ang dami na ha, 40 plus. Kung totoong 10% pa lang yun ng mga nanonood. So, at syempre, di ba, i-click nyo yung notification bell para every time may bago kayo upload ay makita nyo agad, manonotify kayo agad. At yun na, maraming salamat again and again and again. Syempre, mag-comment kayo. Gusto kong marinig ang side nyo katulad ng ginawa nyo dun sa item kung ano.
sa item ko about na Dean Lustre na talagang napaka aktibo nyo doon. Pero sandali, marami magtatampo sa akin. Oo nga pala, eto. Paano ba yan kung kailan? Kasi yung haba-haba ne. Eto na. Merong mga ano, merong mga nagsasabi dito na sige, aayusin ko na lang muna bago ka i-shoutout kasi medyo mahaba na. So, sayo na muna for now. Bye-bye!